Hello ka-vlogs! Welcome back sa aking channel. So for today's video is magluluto tayo ng sikat na pansit sa Quezon, ang pansit habhab. So first time ko magluluto nitong pansit habhab kasi nung high school ako, nung bata ako is ang alam ko lang is kumain. Nakakain ko lang siya. Una kong natikman ito is dun sa tuwing recess namin noong high school ako kasi yung classmate ko is sa Tubong Lukban. Oo, taga Quezon kami. O taga Quezon ako, pero hindi ako marunong magluto niyan. So yung si Tita Itis, Tita Marites, ang pangalan niya. So nanay ng aking classmate na si Happy is marunong magluto ng lukban at Tubong Lukban, Quezon siya. So siya ay nagluluto madalas na aming pansit habhab sa recess. Bumibili kami sa kanya. So ngayon, dahil meron ako nakitang pansit habhab na binibenta dun sa Tel Aviv sa isa sa mga Filipino store, or halos lahat ng Filipino store dito sa Tel Aviv is nagbebenta ng pansit habab. So naisipan kong magluto ng pansit habab kasi nakakamiss na rin naman. So ayan, ipakita ko sa inyo kung paano ko lulutuin yung pansit habab. Guys, ang ating mga ingredients. So dahil ang gulay ko lang is ang carrots and repolyo. So yan lang ating ipihahalo na gulay. And then ito yung ating bawang, sibuyas na puti kasi ito lang ating sibuyas, wala tayo nung red. Baboy, hiniwa ko siya ng ganyan kaninipis. And then ito yung pork cubes dahil wala tayong pork stock or chicken stock. So ito na yung ating pansit habhab. Binandian lang natin siya para hindi sumisip na maraming tubig. So syempre ang sikat na nasuka. Kasi yun yung specialty ng habhab. Pag naluto mo siya, kakainin mo siya with suka. And then, ang ating toyo. So, ayan. Lalagyan din natin siya ng hotdog na light lang yung color. Yun lang yung available din dito. So, ayan. Let's go. Guys, napakita kanina yung ating hotdog. So, hiniwa na rin natin siya ng ganyan para isasama na rin natin siya sa paggigisa. So, iyan yung lahat-lahat na ingredients natin. And then, umpisahan na natin. So, buksan na natin ang ating exhaust fan. So, ayan na nga ka-vlogs. Pinapainit na natin yung ating kaserola. Sabi natin, bubuksan natin yung exhaust fan. Pero, pina-minute naman natin kasi nga, hindi nyo marinig yung sinasabi ko. So, iyan, hinihintay lang natin na wala yung tubig sa ating kaserola. So, ayan, mainit na nga ating kaserola na wala na yung tubig. So, lalagyan na natin siya ng mantika. And then, hintayin lang din natin na uminit yung ating mantika. Ayan. So, first time natin magluluto talaga ng habhab. So, huwag nyo ko ibabash, guys. So, ayan, mainit ating mantika at inilagay na natin ang ating sibuyas. So, hintayin lang natin maluto yung sibuyas. Yung lumabas lang yung kanyang aroma at saka yung maging golden brown siya. Ayan, hintay-hintay lang natin. And then, ay susunod naman natin itong ating bawang. Ayan, so hindi pa naiwan na masyado yung bawang natin. Kailangan natin hiwain ng kutsara na ginagamit natin sa ating pagluluto. So yan, halo-halo lang guys. Halo-halo. Hanggang maging golden brown din. Ganyan lang, paulit-ulit lang para hindi naman masunod yung ating May natira pang isang bawang hindi nahiwa. Pasaway talaga yung bawang na yan. Halo pa rin ang halo, ganyan lang, paulit-ulit lang, hanggang maluto ang ating bawang at sibuyas. And then, lalagyan na natin ang ating karmeng baboy. So, hintayin lang natin yan na maluto din, halo-halo lang, hanggang maging half-cook siya. So, paulit-ulit lang nahalo yan, guys. Ganun talaga.
So, ayan. Hindi pa rin luto ang ating baboy. Medyo mamula-mula pa rin siya. So, kailangan lang nating maging, ano siya, yung half-cook nga. Mag-light yung color niya. Wala yung pagka-red niya. So, ayan. Ayan, malapit na. So, kinuha natin yung ating toyo. Lalagyan na natin siya para masipsip ng baboy yung ano yung toyo. Yan, lalagyan na natin. Oh. Kinulang pa. So, lagyan ulit natin. Kasi marami yung pansit natin, di ba? Kung nakita nyo kanina. So, baka kulamin. So, yan, halo lang ulit. Paulit-ulit na halo. Yan, para mapunta lahat sa baboy yung ano yung ating toyo. Ayan. So medyo naiiga na yung ating ano, and then lagay na natin yung ating hot dog. Ano ba yan? May natira pa ayos ng mama. So ayan. Ayan, di ba? May pasaway na hot dog hindi sa mama. Ayan, halo lang ulit natin, guys. Halo, 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 halo. Ayan, natutuyo na. Wala nang sabaw. So, paulit-ulit ko sinasabihin, guys. Huwag niyo ko ibabas mga kababayan ko sa Quezon. First time ko magluluto nito. So, ayan nga pala. Nilagay na natin ang ating pork cubes. Ayan, natunaw na yung ating pork cubes. So, lalagyan naman natin siya ng tubig. So, ayan natin isang baso ng tubig. Pero dadagdagan natin kasi palbo sa ating noodles. Hindi sa patry isang basong tubig na. Ayan. Pangalawang baso. Kasi medyo marami talaga yung ating noodles. So hintayin lang natin kumulo yan. So lalagyan muna natin siya ng paminta para medyo maanghang-hanghang. Pampadagdag ng lasa yung ating paminta. So ayan, kumukulo na yung ating niluluto, and then lagyan na natin yung carrots. Ayan, di ba may natira pa sa plato, so nilalagay natin konti yung carrots. And then ay susunod naman natin yung ating repolyo. Wala talagang available na gulay, kaya yun lang talaga yung ating nilalagay. So ayan, halo lang, halo hanggang maluto yung ating gulay at saka yung ating carrots at saka yung hot dog. Hintayin din natin kumulo siya. One step. So ayan, kumukulo na siya, guys. So ilalagay na natin ang ating hab-hab noodles. Rice noodles. Ating pansit hab-hab. O diba, ang dami niya, guys, ang maapaw halos ating kaserola. So ayan, malapit nang maluto yun, guys. So hintayin lang natin at matitikman na natin ang Quezon dish na pansit hab-hab. So ayan, haluin na natin para maiibabaw natin yung ating mga sahog. Dahan-dahan lang kasi malit nga ang ating pinaglutuan. So, baka matapon. Haluin lang natin ang haluin hanggang umibabaw yung ating sangkap. Ay, yung ating sahog nga. Ayan. Then, para maluto na rin yung noodles, mapunta siya sa ilalim kasi nandun yung sabaw natin. So, ayan guys. Ito na ang ating pansit hab-hab na wala na yung tubig niya. Hindi kailangan lutuin ng matagal kasi nga ano. So, ayan. Ready na ang ating pansit hab-hab. So, yummy, yummy.